Good morning, mga ka-legacy! So, ang topic natin ngayon, paano mo malalaman na ang lalaki ay siyang para sa'yo? How do you know if he's the one? So, bibigyan ko lang kayo ng brief na information about me and my husband. So, me and my husband, accidentally lang yun na nagkakilala kami. Like, so workplace ko, si Mami Subs, inutusan niya ako, nag-walk ako sa office, inutusan niya ako na, Franz, pakitawagin niya ito. So, denial ko naman. And si husband naman, kaya wala sumasagot sa telepono. Sa other line, siya yung sumagot. Hindi sinagot niya. Tapos nagka-tanungan kami ng information regarding sa work and naka-down yung system. So, ang nangyari ay kailangan niyang hingin ang aking email address. So, naibigay ko naman yung email address ko. Tapos, nagpapalitan kami na sa phone number, Facebook. And, viola, after a few weeks, nagkita kami sa July 5, nagkita kami sa Trinoma, Starbucks, sa labas nun. Tapos, dumating siya sa akin, kumakabog yung dibdib niya. Tumitibok-tibok, nung malakas. Tapos, hinalikan niya ako sa forehead, niyakap niya ako. Sabi niya sa akin, na unang kita niya pa lang sa akin, alam niya na ako ang papangasawa niya. Ganun, galing talakas yung information. Na naramdaman niya yung feelings at the same time, syempre, yung values namin nag-align. Kasi ako laking simbahan ako. So, sa status for the pigment of our faith naman ako laki. Tapos si isa akong trainer doon, nagbibigay ng mga inspirational talk. Kasi husband naman, more on sa Sampaloc Bible Christian Community, more on sa ano siya, technical support, o kaya sa music. So, in short, parang nagturo din siya sa mga kids minsan. So, in short, laking simbahan din siya. So, isang way na malalaman mong he's the one kapag nag-a-align ng values nyo. Halimbawa, sa family values, parehas ba kayo na mapag galang o magalang sa family. Tapos, spirituality, parehas ba kayo naniniwala kay God? And personal growth, na bagaman marami kayong pinagdaanan sa buhay, nag-a-align ba yung mga information na naiisip nyo o kaya yung mga aral na natutunan nyo sa buhay? At syempre yung health. Importante rin na parehas ba kayong healthy? Wala naman ba kayong mga mental breakdowns or mga sakit na naranasan? So, dapat alam ng isa't isa yun. Diba? Inline din sa values kung parehas kayo ng mga gustong mangyari sa buhay. Like, for example, kung gusto nyo bang parehas magkaanak? Okay lang ba sa inyo na walang anak? Tapos, kung priority ba ang work, what if kung isa sa inyo magkasakit, willing ba yung other, yung guy, or yung girl na mag-sacrifice, mag-leave para sa husband or wife niya, ganun. Tapos, syempre, nag-respect tayo sa boundaries natin. Ano yung mga ayaw mo, o limitation mo? Halimbawa, ang limitation ko is kapag binastos mo ko, ganyan. Tapos, ano ba yung, ano niya, limitation niya din. Halimbawa, ayaw niya rin i-store for, like, for example, paglalaro ng mga mobile games, mga ganun. So, dapat alam niyo yung boundaries niyo. Ayaw niya nang sinisigawan siya or minamaliit, which is, kahit din naman ako, boundary ko din lang. Tapos, aasahan mo ba siya sa mga errands mo o yung mga small na bagay na pwede ipasuyo sa kanya? Diba? Tapos, receptive ba siya sa feedback? For example, ano yung mga gusto mong sabihin sa kanya? Comment mo for his behavior. Ganun ka rin dapat. And also, parehas ba kayo na gusto nyo mag-travel na hindi nag-aaway? Ang sabi nga, makikilala mo ang isang tao kung compatible kayo kung parehas na kayo nag-travel, umakyat ng mundo, sa mga provinces. At the same time, dapat parehas kayo may healthy level of independence. Dapat kaya niya tumayo sa sarili niyang paa. Ikaw din, kaya mo rin tumayo sa sarili niyang paa. And also, yung personal growth na sinasabi. Patuloy ako, si husband, hinayaan niya ako mag-aral ng master's and PhD ko. Si husband din, hinayaan ko siya mag-aral. And also,
yung mga bagay na matatanggap niyan, like yan ang kasama. Like for example, sa aparador ba, sa lagay niyo shoes, sa kama. So yun, mga plasmang situations. And also, kailan yung kaya niyo bang makasurvive ng long business relationship. So work up before, inassign ako sa Mindanao area for 2 weeks. Eh, diyan layo, nasa Manila area si husband, ako sa Mindanao. So, ang hirap ng na wala kayong physical connection and also hindi siya mayayakap, kapag isa gabi. Pero, alam mo, dun matetest yung lakas ng inyong relationship. And also, comfortable ba kayo sa mga planning niyo sa buhay? Mga 6 months o 10 years or a year na inyong mga plans, kailangan nag-a-align yung mga goals nyo sa life. Diba? Maganda rin na ang iyong guy or yung husband ay may care sa mga kaibigan mo. So, importante na kilala nila sila at the same time, ma-check niya rin kasi kung anong klase ng values ang meron sa friendships nyo. At the same time, kung kaya nyo ba mag-chive, tsaka kung sino yung mare-recommend niya na medyo layo ang magatong friend kasi hindi masyado maganda yung values na may tuturo. So, at least, magiging counsel mo rin, partner mo rin yung husband mo. And also, si husband, katulad nung lagi ko siyang kasama, eh, okay siya sa family ko. So, nakaka-jive niya, hindi lang yung mga friends ko, tsaka yung mga pinsan ko, yung mga pamangkin ko. Minsan, sa mga events, ano sila pa yung nagbabandi. At least masaya ako dahil parang nakadagdag ako yun sa tao sa pamilya na masaya ang kasama. And at the same time, kailangan parehas din kayo, since parehas kayong Christian, o kaya kung ano mong religion nyo, importante na same kayo para at least walang gulo at the same time yung values nyo ay align. So, halimbawa, para sa kayo nag-read ng Bible, yan. Halimbawa, meron kayong mobile app or iPad app na new version na kung saan ito yung Bible na binabasa namin lagi. Tapos, si husband ba or yung dawan mo ba, eh, lagi kang kinakompliment kung nakikita ka, nang nakaayos, syempre maganda rin yung part na yun para ma-realize mo na na-appreciate niya yung effort na ginagawa mo. And also, as mag-asawa, hindi to advice about sa boyfriend, girlfriend, ah. So, mag-asawa, are you compatible sexually ba? So, yung mga information nyo about sex ng mga dreams nyo na fulfill ba? O kaya, yung mga fantasy nyo na i-explain nyo ba sa isa't isa? Maganda kasi na both ways na fulfill yung mga sexual fantasies. Parang hindi na kailangan mag-rely sa ibang tao para ma-fulfill lang yung mga desires natin as husband and wife. So, hindi ba kayo awkward pag nag-uusap about sa sex? Diba? Kailangan open-minded. Ano yung makakapag-arouse sa'yo? Ano yung makakapag-arouse sa kanya? So, give and take dapat. At the same time, maganda rin maging physically healthy and fit. Para kung sakaling, yun, regarding self-life or sex life. So, importante na parehas kayo ng stamina, importante na parehas kayo ng sexual arousal level para nag-jive. Kung sakali may kahirapan na stimulate yung isa, mag-explore kayo ng iba't ibang ways kung paano magiging self-fulfilling ang bawat isa na hindi na kinakailangan ng ibang tao para ma-fulfill yung desires and fantasies niyo. Diba? And also, treat nyo ng with kindness and generosity ang inyong husband or the one. Kasi, ano yan eh, parang pag-share ng part ng sarili natin sa kanila. Kapag generous tayo and also mabay tayo sa kanila, iba yung dating. Kasi, sa totoo lang,
naalala ko noon, generous kami ni husband sa isa't isa. Nag-ipon kami, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, nag-ipon kami para sa future kung may kailanganin kami. Ganda ko rin, nag-masters na ako. Ano, yung ipon namin, yung savings namin, binili niya ng iPad para sa pag-aaral ko. Tapos, bali nag-invest din siya sa akin. Tapos, binili niya ako ng couple kami iPhone. Yan, ang sarap na sa pakiramdam na kaya maging generous and kind and also selfless ng partner mo. Alam mo yon na gagawin niya lahat para mapasaya ka at mabuo yung inyong pamilya. Yun ang importante naman talaga, hanapin mo yung isang taong alam mo may direction. Yung isang tao na alam mo may plano sa'yo at hindi ka bibitawan. Ngayon, kumuha kami ng bahay. Talagang fulfilled din na yung mga paghihirap namin nagkakaroon na ng katuparan and sana tuloy-tuloy at the same time andyan kami para sa isa't isa. So ano mo mga financial burdens kakayanin and at the same time huwag tayong mahiyang humingi ng tulong sa iba o halimbawa matutong mag-sales para kung sakaling kulangin yung budget merong other source of income. Diba kung kailangan naman humingi ng pero or mangutang sa ibang tao, then be responsible para ibalik yun. So, ang future husband mo ba or the one mo or yung husband mo always brags about you. So, importante rin yun na proud sila sa'yo na ito yung asawa ko, ganito siya. So, naalala ko yun, si husband, nire-relig ko. Proud siya sa akin. Sinasabi niya pa, graduate ako sa UST, cum laude. Tapos, sa master rounds, sa PhD, sa cum laude. Ang sarap sa pakiramdam na happy siya at masaya siya sa akin. Diba? Ganun. Isa pong malalaman mo na siya ang the one kung nagmagawa siya ng sacrifices para sa'yo at masaya siya para gawin ito at ganun ka rin sa kanya. Halimbawa na nga, yung sinasabi ko na mag-jowa pa lang kami, tapos nag-iipon kami, nagsasacrifice kami para pag meron kami mga goals na kailangan, eh, nakukuha namin yun. At masaya din ako. Tapos halimbawa, pag mag-date kami, minsan ako ang taya, minsan siya ang taya. So, yun, give and take lang. Tapos, syempre, nung nakastay kami sa parents niya, tumutulong din kami financially. Pati sa mga bills, sa food and everything. So, nagsasacrifice ako sa kanya. Nagsasacrifice siya para sa akin. Yung nakastay naman kami sa family ko. So, maraming sacrifices ang buhay mag-asawa. Pero enjoy lang yung journey. Actually, yung mga sacrifices niyo, yun ang magpapatatag sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. And also, more is yet to come. So, ibig sabihin, yung mga nararamdaman natin na to, kung hindi ka po masaya, then it's not the end of the journey. And also, kahit na gano'n na kayo katagal, eh, gentleman pa din siya. So, importante yun na hindi nawawala yung respect niya sa'yo. Yung aalalayan niyo pa rin yan sa lahat ng bagay, bibilit-bitin yung mga gamit, and also, magpaplano siya ng mga bagay na alam niyo mag-enjoy ka. Katulad kami ni husband, mahilig kami mag-rides, long rides. So, alam niyo, mag-enjoy ako doon at the same time, para new experiences, new happiness, and also, we are both honest and open with each other. Halimbawa, meron kami ayaw na ginagawa ng isa't isa, sasabihin namin, o kaya naman, constructive criticism, di ba? Ano yung mga suggest mong solution kung ayaw mo nito? So, yun. And also, you can cry in front of him without being feeling embarrassed. So, hindi ka nahihiya na i-let go yung mga negative energies mo, yung mga iyak mo sa kanya. Tatanggapin ka pa rin yan. Diba? Kahit na, di ba, nanonood kayo ng movie, naiyak ka, okay lang yun sa kanya. Hindi kanya i-judge. He is the one. Close siya sa family mo and also, alam niya na makikilala mo rin ang family niya. So, alam niya, hindi naman perfect ang families namin, pero we manage to continue. Tsaka, syempre, magpatawad sa isa't isa. Yun ang pinaka-importante. And also,
yung relationship namin sa family member namin ay mas napabuti dahil napangasawa namin ang isa't isa at naging stable. Karagdagan na malalaman mo yung istawan kung hinahayaan ka niya mag-vent out ng mga emotions mo, kung kailangan mo sumigaw, kung kailangan mo magalit, kung kailangan mo humagulgol, okay lang sa kanya. Hinahayaan niya malabas mo ang lahat ng mga negative na emotions nito kung ito ay makakabuti sa iyong mental health. And also, they feel like you. Meaning to say, hindi ka aligaga kapag kapiling mo siya. Alam mo yung panatag na pakiramdam? Yung panatag na wala kang masyadong iisipin, panatag na makakasurvive kayo along the way, yun ang importante. Yung kaya mo maging ikaw na hindi ka anxious, hindi ka ni-stress, tapos feeling mo na ikaw ay nasa alapaap yung magaan yung emotions mo. And at the same time, kapag nasa dark na moment ka ng buhay mo, eh, nandyan siya. Nag-breakdown ka man, ilang beses ka mang mawala sa sarili mo, andyan at andyan siya. So, he's the one. And also, hindi siya nahihiyang ikwento sa lahat ng mga kaibigan niya na masaya siya kapag kasama ka. Actually, we do PDA a lot. Like, for example, you have, ganon. Sa in front ng family and friends niya, high church mates. Ayun. And also, siya yung go-to person mo kapag meron kang gustong ikwento about sa work mo, sa mga kaibigan mo. Kahit anong subtle things lang o kaya simpleng pang kwento. Kasi parang siyang best friend mo. Ayan. And also, he doesn't try to change you. Tanggap niya kung ano yung mga quirks mo, kung ano yung mga kapulitan mo, kung ano yung mga malilit na bagay sa'yo. And also, na kahit na papiliin ka pa kung sino yung lalaki na pipiliin mo sa buhay mo, kahit na marami, kasi noong time na yun, nung nangiligaw siya, sobrang dami rin nangiligaw sa akin. Pero siya pinili ko kasi nga wala akong butterflies in the stomach. Yun pala, siyang para sa akin. Panatag kasi ako. At the same time, kung papipiliin ako, siya pa rin ang pipiliin kong makasama sa kama, makasama sa buhay. And also, iniisip ko na talagang ikakasal kami kahit na simple lang. Basta importante, panatag kami, masaya at may ipon. Diba? Mas maganda yun.